Doon sa desisyon ng Korte Suprema, idineklara yung paglabag sa saligang batas ng ginawa nitong si Kalihim Butz Abad, Budget Secretary Florencio Abad, at ang pag-aproba at pagpapatupad ng Pangulo. Sabi ng Korte Suprema, labag yan sa saligang batas. Tapos na. That is void. Ayun ang sinabi. Kumbaga, the decision is declaratory. Dineclare. Hindi sinibak. Ah, sinabi lang nila, ay, walang bisa yan. Tingnan nyo. Walang bisa yan. Napakahalagang tandaan yan, mga kababayan. Dahil yung pagkasabi ng Korte Suprema na walang bisa yung presidential pork barrel, ibig sabihin yan, kailangang panagutan ni Florencio Butz Abad, panagutan ng Pangulo yung mga nawaldas na pera. 177 billion daw. Ang naiulat. Eh, hindi lang panagutan. Dapat isauli sa kaba ng bayan yan. Bakit? Eh, wala naman palang batayan sa batas yung ginawa ninyo eh. Labag naman pala sa saligang batas yan. At dapat, alam nyo yon sa simula't sa poll. Bakit? Ay, hindi naman pwedeng sabihin na hindi alam ni Butz Abad kung ano nakalagay sa saligang batas ukol doon sa tinatawag na power of the purse. No public fund shall be expended without a corresponding legislative appropriation, therefore. Kailangan may batas. Kailangan nasa General Appropriations Act. Pag wala sa General Appropriations Act, ay hindi mo pwedeng ilipat yan. Hindi mo pwedeng i-juggle yan from the executive agencies to other agencies outside of the executive, like the COA or like the House of Representatives. Yun ang sinasabi. Yun ang idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Yun ang idiniklarang baliwala. Ha? Baliwala yung pagwaldas nila, yung paglilipat nila ng pera. Ibig sabihin, wala silang winaldas, pero yung perang nakuha nila, labag sa batas, eh, lalaglag yan dun sa tinatawag na nakaw yan eh. Ninakaw mo sa kaban ng bayan kasi wala kang autoridad. Labag sa saligang batas yung paggalaw mo doon sa 177 billion. O kung magkano yung nailipat mo ng labag sa saligang batas. Dapat isoli mo yun. Ngayon, sasabihin, eh, good faith eh. Maraming nakinabang eh. Ah, ganon? Anong sagot ng taong bayan dyan? Good faith? Bakit hindi mo ba alam na labag sa saligang batas yan? Hindi mo ba alam na yung paglilipat-lipat ng pondo, kailangan mayroong batas na pinagbabatayan? E nilipat mo ng walang batas na pinagbabatayan, ng labag sa saligang batas, sasabihin ba ng taong bayan, sasabihin nyo ba sa taong bayan, na hindi ninyo alam yung pagbabawal na yan, nang gawin nyo yan? Yung National Budget Circular 541 ba yun? Hindi nyo alam yung pagbabawal sa saligang batas? Nang ginawa nyo yun, alam nyo yun. Bakit? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Article 3, Civil Code of the Philippines. Hindi pa napapalitan yung batas na yun. Eh, yung sinasabi nyo, good faith eh. Good faith. Eh, still, you ignored the separation of powers when you juggle the funds from the executive to other agencies. Ang tanong ngayon, mga kababayan, ay ito. Yun bang ignorance of the law may be excused by good faith? Ah! Siyempre hindi. Bakit? You are conclusively presumed to know the law. Lalo na yung abogado. Si Butz Abad, abogado yan. You ignore the law in good faith?
Oh, wala pa tayong narinig na ganyan sa Korte Suprema, mga kababayan. Walang ignorance of the law in good faith. Ignorance of the law, period, is not allowed. In other words, the ignorance of the law is clear and patent. Ito si Edwin Lacerda, pinakikinggan natin. Pinagtatakpan yung issue. Yung sabi, it was done in good faith. The president acted in good faith. E paano yung ignorance of the law? They ignored the law in good faith? Mr. Lacerda is ignoring the law in good faith? Pwede ba yon? Meron ka bang maituturong Supreme Court decision dyan o provision ng batas na sinasabing ignorance of the law may be done in good faith? Hindi! Dahil pag kinamit yung ignorance of the law in good faith, lahat magiging good faith na. Kasi everybody can claim ignorance of the law. Mahihirapan tayo dyan. Kaya nga nilagay na batas yan sa Article 3 ng Civil Code so that it will not be availed of. Why? It is already provided that ignorance of the law excuses no one. Does it excuse Edwin Lacerda? No. Does it excuse the chairman of the Commission on Audit? No. Does it excuse the Secretary of Budget, Butzabad? No. Does it excuse the President? No. Why? Sabi ng batas, ignorance excuses no one from compliance therewith. No one, kahit na sino. Simpleng-simple. Kaya itong sinasabi nilang, but we acted in good faith. Maraming nakinabang sa pagwaldas namin ng presidential pork barrel. Eh, no one nga eh. Kung bagay, halimbawa sabihin natin eh, yung nagnakaw ng, halimbawa, nagnakaw sa bangko, ninakawan yung bangko, nagnakaw ng 1,000,000. Tapos, sasabihin nung nagnakaw eh, pinamudmud ko naman sa mahihirap na nagugutom eh. O, di ba mabuti yon? O, mabuti yon. Pero does it excuse the thief, the robber, from complying with the law which prohibits robbery? Siyempre hindi. Can the thief say, I acted in good faith, kaya nga binigay ko sa mga mahihirap eh. So, hindi pa rin. Hindi mo dapat labagin ng batas para gumawa ng mabuti. Kaya nga, dan mag-a-apply yung sinasabing, the law may be harsh, but that is the law. Eh, may narinig ba tayong ganun dito sa spokesman ng Pangulo, si Lacerda? Wala. Sabihin lang niya, good faith. May sinabi ba siya tungkol sa ignorance of the law? Wala. May sinabi ba siya na the law may be harsh, but that is the law? Wala. Ibig sabihin, hindi kompleto yung mga pahayag na dapat ay sinama sa pahayag. Bago mo sabihin good faith, paliwanag mo kung paano magiging good faith yung ignorance of the law. Bakit? Hindi naman pwedeng sabihin na they will be presumed. Si Butzabad, the President, and the Chairman of the Commission on Audit, the Commission on Audit itself, it cannot be said that they did not know the constitutional separation of powers. It cannot be said that they can be presumed not to know the constitutional prohibition against expenditure of public funds without corresponding legislative appropriation. Hindi naman natin pwedeng sabihin yan eh. So, ano itong sinasabi ni Lacerda na good faith? Eh, panloloko sa taong bayan yan. Yun ang masakit. Nanakawan na ang kaba ng bayan, gusto pang papaniwalain tayo na yung nagnakaw, eh mabubuting tao dahil marami daw proyektong nabiyayaan, maraming politikong nabiyayaan. Nabiyayaan para ma-impeach, para bumoto dun sa impeachment ng Chief Justice. That's political. Eh saan napunta yung million-million yun? Anong sabi ni Senator Estrada? 50 million bawat isa sa mga bumoto para sa impeachment ni Chief Justice Corona. Asa na ngayon yon? 50 million each. Sus Mariosep.
Tapos sabihin nyo, good faith, paliwanag nyo yan. Yung 177 billion na pinamudmud ni Florencio Abad at ng Pangulo, asa napunta yung 177 billion? 1 billion lang. Burado na yung problema ng pagkain, ng pagpag ng mga kababayan natin. Ang daming pagpag nun. Ang daming fried chicken nun. Negosyo na yon. Makakabili ka na ng ilang outlet ng fast food nun. Hindi lang fast food. Poultry na. Piggery na. Makakapag-negosyo ka na sa 1 billion. Eh, 177 billion yung labag sa saligang batas na pinamudmud nila. Sasabihin nila, good faith. Yung mga mahihirap nating kababayan, kumakain ng tira-tira, mga kababayan. Niluluto nila ulit yung tira-tira sa fast food. Sa mga paslit na Pilipino, yung mga susunod na salinlahi, Diyos ko! Yung mga matatandang mahihirap, yun ang pinapakain. Pagpag! Alam ba ng Malacanang yan? Alam ba ni Edwin Lacerda yan? Tapos sabihin nyo, yung winaldas nyo, 177 billion, eh done in good faith? Sabihin nyo yan dun sa mga kumakain ng pagpag. Sabihin nyo yan dun sa mga wala nang makain. Wala nang pambili kahit pagpag na lang. Abay, kalunos-lunos mga kababayan. Pag pinanood ninyo sa telebisyon, yung kalagayan ng mga mahihirap nating kababayan, namumulot, kinukuha yung basura ng mga fast food, yung mga tira-tirang pagkain. Nilangaw, nilanggam na, kung ano-ano pa mga insektong dumaan dyan, uhugasan nila, apos, ipiprito nila, iluluto nila para ibenta ulit sa kapwa mahirap. Kasi 10 piso lang, isang bag na eh. Nakita mo yung bata dun sa television, dun sa report, yung tira na buto na may konti-konting laman, kinakain niya. Nakakadurog ng puso, mga kababayan. Tapos sasabihin ni Edwin Lacerda, ay, yung pagwaldas namin ng 177 billion, in good faith yon. Maraming nakinabang dyan. Eh, sabihin mo yan sa kumakain ng pagpag. Sabihin mo yan sa mga katulad naming mga pangkaraniwang mamamayan na kapag napapanood namin sa telebisyon na naiuulat na yung mahihirap nating mga kababayan, ang kinakain na lang ay yung mga tira-tira sa basurahan ng mga fast food. Nadudurog ang puso namin, nanliliit ang aming ulo at nagngangalit ang aming damdamin na walang nararamdaman ang pinutukan ng lintik na pamahalaan. Huwag po kayong lilipat, magbabalik po tayo.